His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., palakpakan natin siya. Sa lahat ng mga kasama ko na naglilingkod sa ating lalawigan, sa lahat ng aking mababayan, isa-isa nga natin tawagin, nasa ang mga taga-Pakoor? Lakasan nyo! Pag mahina si Konyo, mahina bigay! Nasaan ang mga taga-Kawit? Yun! Pinakain ng mayor! Nasaan ang mga taga-Noveleta? Mga taga-Noveleta, isang A nga dyan! Yan! Yan! Mahusay mayor nyo! May dagdag ka sa akin mamaya. Nasa mga taga-Rosario? Malayo lang kayo, pero malakas yan. Nasa mga taga-Tansa? Kayo pinakaswerte sa lahat. Isang ang A dyan. At sa mga taga-Naik? Yun, napakain ba kayo? Nasa mga taga-Ternate? Maraming pinakain dyan. At mga taga-Marugondon? Yan. Mahal na Pangulo, kikwento ko lang sa'yo. Nakalimutan ko, mga taga-Cavite City! Sensya na kayo, walang bigay sa akin, mayor nyo. Sinabi ko na ba, Koor? Sinabi ko na. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti, ha. Nung ako yung Vice Governor, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun eh. Tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Nagiintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kaming tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukas na bukas, magpapadala kami ng 100 kabang bigas. Sabi ko, hayop mga to. 2 milyon taong na tinamaan, 100 kabang bigas. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo, noong isang Oktubre, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Siya mismo ang pumunta rito. Lahat ng Riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na Noveleta, lalong-lalo na Jel Trias. Inuna niya yan. Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill. Kami po ni Kong Bumble ay nasa Paris noon. Dumating po roon July 24. Lumubog ang barko July 25. July 27, andito na ako. July 28, pinatawag kagad ako ng Pangulo. At doon din, ang binigay niya sa 5 distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. Diretso lahat sa inyo. Diretso para sa inyo yan. Ngayon, nakaisang buwan na ang nakilipas simula nung sakuna. Bumalik ulit siya rito at muli maghahandog ng tulong para sa inyong lahat. Isa nga ang Lahat kayo nandito ngayon, wala sa inyong uuwing luhaan. Lahat kayo magkakaroon ng tulong. Palakpakan natin si Senator, ang Pangulo natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakan tuloy natin President Bongbong Marcos. Mr. President, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng tulong nyo, mahal na mahal ka ng Cavite. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Remulla. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Uh,
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Baka sabihin nyo, wala akong pakisama sa inyo eh. Kasi duman na ako sa putik. Naawa ako kay Mayor, puting-puti yung sneaker niya eh. Yung akong itim, pero hindi naman eh, dinaan ko na rin sa putik. Ay, kung siya upo tayo. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama po rin natin ang Secretary ng DALG, Secretary Benhur Abalos, na matagal na, siguro mga isang linggo na itong hindi natutulog at maraming ginagawa at sa mga issue ng mga pulis at siguro nababalitaan ninyo lahat yan. Andito rin po ang anak ng Cavite, Senator Bong Revilla Jr. Ang isa pang pinagmamalaki ng lalawigan ng Cavite, Senator Francis Tolentino. At ang ating mga representante ng Cavite, the 1st District Representative Jolo Revilla the 3rd, sa 2nd District Lani Mercado Revilla, sa 3rd District naman Adrian J. Advincula, at sa 5th District Representative Roy Loyola. Okay. 6th District Representative Tony Ferrer. And the 7th District Representative, Crispin Diego Remulla. And the 6th District Representative, Aniela Blanca Tolentino. Nandito rin ang ating mga party list representative, Agimat Party List Representative Brian Revilla. At yung ating rabble rouser, sasabihin ko na eh. At ang ama ng lalawigan ng Cavite na matagal nang nagsiservisyo at matagal ko nang kasama. Actually, sa ang katotohanan ng pagsasama ng Remulla at saka ng Marcos, matagal na sa aming mga ama. At sila'y naging man napakalapit dahil nagkakasundo sila doon sa kanilang mga iniisip para pagandahin ang Cavite, para pagandahin ang Pilipinas. Nagkataon kami rin ng mga sumunod na Remulla, kasama na rin dyan si Secretary Boying ngayon na nasa secretary ng DOJ at ang inyong gobernador, Governor John Vic Remulla. At ang mayor na nasira ang mga bagong sneaker na puti, General Trias, City Mayor Luis Ferrer the 4th. Andito rin po ang iba't iba na mga alkalde ng iba't ibang bayan na nagre-represent at sinamahan ang ating mga iba't ibang benepisyaryo na makakatanggap na ating hinahandugan ng kaunting tulong dahil nga dito sa ating rinaranasan na kahirapan, na krisis at pabalibaliktad na panahon. Kaya po, nandito po kami. At sa inyo po lahat, ang pinakamahalaga na nandito, hindi lamang kami mga opisyal, kung hindi talaga ang pinakamahalaga na nandito lahat po ng mga benepisyaryo ng mga mangingisda at saka ang ating mga ating magsasaka. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po, magandang umaga pero ang lakas ng ulan. Pero hindi na bali. At maaalala naman ninyo, nung nakaraang 6 na buwan, tayo naman ay nagdadasal, sana umulan. Nasagot naman yung mga dasal natin. Narito naman tayo ngayong araw kasama ang ating mga kababayang mangingisda at kani-kanilang mga pamilya dito sa Cavite upang mag-abot ng tulong na magpapasiglan muli sa inyong kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayaring ito mula sa paglubog ng 3 barko sa bataan nitong nakaraang Hulyo. Mahigit 33,000 mangingisda ang naperwisyo ng nasabing trahedya, samantalang mahigit 250,000 piso ang nawala sa kanilang kita.
Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay naniniwala na sa tulong ng bawat isa, tayo ay makakaahon mula sa pagsubok na ito. Sapagkat ang Cavite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at magigiting na bayani, tulad ni Emilio Ginaldo, Mariano Trias at Mariano Alvarez. Dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palaban sa hamon ng buhay. Isa itong malaking bahagi ng inyong pagkakalinlan ng simbolo ng inyong panindigan. Ang Cavite ay tahanan din ng ating mga magsasaka at mangingisda na malaki ang ambag sa ating agrikultura at ekonomiya ngayon. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangingisda na naririto, kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. At nasabihan lang ako ni ating secretary si Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Hangad namin na ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mangingisda ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangunguna ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Naglaan din kami ng 3 milyong pisong standby funds at higit 100 milyong pisong halaga ng pagkain ng non-food items. Kasangga rin ninyo ang DOLE na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa Tansa at sa Naik. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, sinisikap namin na mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayang naapektuhan at lubos na nangangailangan. Nagsasagawa naman ang DOH ng konsultasyon sa buong rehiyon. Patuloy din ang DOH sa rapid health risk assessment at water testing sa mga nasalantang lugar upang matiyak na ang mga residente na ligtas sila at maayos ang kalusugan sa kabila ng oil spill. Sa ngayon, iniimbisigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, particular yung Terra Nova, na hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Nasimulan na rin ang ating operasyon para sa tuluyang pag-recover ng langis mula sa nasabing barko at inaasahang matapos natin ito sa lalong madaling panahon. Ang estimate ng ating Coast Guard kasama yung mga salvor ay sa kanilang pagkalkula ay 2 linggo daw yan ang tatagal yung pagsipsip nung langis doon sa barko. Naumpisa na ito mga 4 days ago, siguro mga 10 days na lang matitira. Pagkatapos ng 10 araw ay masasabi natin na isipsip na lahat ng langis, pwede nang subukan na i-recover yung barko na yan. Palulutangin nila ulit at dadalhin nila sa ibang lugar. Kung meron pang natirang langis doon, saka doon kukunin. Kaya naging maayos naman ang ating pagsagot at pagtugon dito sa krisis na ito. At marami namang tumulong sa atin, hindi lamang ang ating Coast Guard, hindi lamang ang ating DOST, ang ating DNR, kundi rin po ang mga international na merong mga organisasyon po na ngayon, mga NGO, na kapag may oil spill, ay lalapit at tumutulong, tinuturuan tayo kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga gamit na para mas maganda ang ating magawa. Kaya yun po ang ginawa natin. Kaya ang una naming inaasikaso ay na maging secure yung barko.
Kaya't yun ang inuna. Kaya't lahat ng mga tumutulo, lahat ng mga lumalabas na langis, ay linagyan natin, kinoberan po natin lahat yan. Yan ang una. Kaya tumagal bago na sip-sip. Ngayon, nagsisip-sip na tayo. Kaya't ngayon, yun na nga, napunta, na, mabot na rin tayo sa araw na masabi natin, maari na naman na ang ating mga ngisda ay mangisda ulit. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vents sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Palulutan nila ulit. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning yun na nga sa barkong Mirola 1 kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasan ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Cavite. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Bukod sa bayanihang ating nasasaksihan ngayon, naway magsilbing paalala rin ng mga pangyayaring ito upang bigyan natin ang angkop na atensyon ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangingisda. Mabuhay ang Cavite. Maraming salamat po. Kasama din po si... Para sa bayan ng Cavite, tinatawagan po natin si Mayor Angelo Aguinaldo na sumama sa ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling fisherfolk na sina Leo Edayan. Ishmael Velus. Robert Swan del Rosario. Maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa bayan ng Noveleta, atin pong tinatawagan si Mayor Dino Chua at ang mga piling fisher folk na sina Norlito Gruta Salud, Joseph Oliva, Michael Dagatan Kaputli, maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa bayan ng Rosario, atin pong tinatawagan si Vice Mayor Bam Gonzales at ang mga piling fisher folk na sina Loreto Concha, Adrian Alaongco, Russell Fredo Cupino, maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa Cavite City, atin pong tinatawagan si Mayor Denver Chua at ang mga piling fisher folk na sina Christian Montefalcon, Leonardo Derain, Joselito Madrigal, maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa City of Bacoor, atin pong tinatawagan si Mayor Strike Revilla at ang mga piling fisher folk na sina Rogelio Dominguez, Rodolfo Pelobelio, Anunsasyon Labro,
maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Tanza, atin pong tinatawagan si Vice Mayor S.M. Matro at ang mga piling Fisher Folk na sina Dexter Serrero, Rolando Senizal, Roderick Arrigo, maraming salamat po. Ngayon naman, para sa bayan ng Naik, atin pong tinatawagan si Mayor Ruperto Duwala at ang mga piling Fisher Folk na sina Regen Mendoza, Darwin Mendoza, Ronald Branzuela, maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa bayan ng Maragondon, atin pong tinatawagan si Congresswoman Aniela Tolentino at ang mga piling Fisher Folk na sina Crescenciano R. Bergunio, Arnie Alonzo, Enrico Mendoza, maraming salamat po. Ngayon naman po, para sa bayan ng Ternate, atin pong tinatawagan si Mayor Lamberto Bambao at ang mga piling Fisher Folk na sina Alfredo Cruz, Alberto Zapanta, Christopher Hernandez, maraming salamat po. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Governor John Vic Remulla upang tanggapin ang tsyeke na nagkakahalaga ng 161,510,000 na siyang ipapamahagi ng kanyang opisina mula sa Office of the President para sa lahat ng mga Fisher Folk na apektado ng oil spill. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government ng Cavite. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Presidential Assistance sa ating Fisher Folk at kanilang mga pamilya dito sa probinsya ng Cavite.